Hello mga kasusi, so kumusta kayo dyan? So ako nga pala si Ismael Official at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng susi or malaman ang whopper key number ng bawat isa ng whopper ng ating ignition cylinder. So kahit hindi na natin binabaklash mga katulad nito, ito ay pang Yamaha Mio. Mga pang Mio to guys, so sa paggamit lamang pala ng ating DIY key reader katulad nito guys, ito nga pala ay sarili nating gawa. So DIY key reader SKY-S1L ng Ismael Official, no? So ito guys yung ginagamit ko pang trace ng whopper number ng bawat ignition cylinder kapag medyo nahihirapan tayong magbaklas, lalo na kapag nagmamadali yung customer, no? Hindi na nila gusto mong pabaklas, so gusto nila direct lang doon mismo sa motor. So ito yung gamit ko, ito yung una kong ginawa. So ito yung left side at yung right side. So ito yung whopper reader natin at yung whopper WF numbering. So guys, so sa paggawa ng ating ignition na, no? So pag-trace ng bawat whopper depth niya, so kailangan nating magsulat ng number ring ng bawat whopper. 4, 5, 6. I-try lang muna natin ang 6. Yan, tapos lagyan natin ang spacing bawat isa. So para hindi tayo magkaroon ng mali or hindi tayo makalimot. So ito guys, sa whopper pala, yung pag-trace ng whopper guys, hindi pare-pareho. Katulad ng one side guys, one side katulad sa mga Honda XRM, one-sided lang yung whopper nun, yung labas ng whopper ng ating ignition cylinder. So ito guys, ang labas nito ng bawat whopper cylinder ay hindi lang one side. So kabilaan to, one by one. Merong 2x2 at may 1x1 at may one side. So itong 1x1, pagpasok mo sa kaliwa ng first whopper, ang second whopper niya guys ay sa kanan mo naman siya ite-trace. So ipapakita ko sa inyo guys. So baka nagtataka kayo bakit wala yung kuwan nito, yung anti-theft cover niya. So hindi na dinala ng customer. Ito dito yung sinasalpak yung screw niyan. May anti-theft cover 'yon. So kapag may anti-theft cover 'to, kailangan nating gumamit na medyo mahaba. So ito nga pala yung ginagamit natin kapag mahaba o may anti-theft cover. So, pwede rin natin itong gamitin, itong maigsi na to, pero sagada na to siya hanggang dito. So, mas maganda yung meron tayong mas mataas. So, yun nga lang, pwede rin natin itong gamitin kasi ito yung ating ide-demo ngayon, araw. So, ito yung whopper reading nito guys ay 1x1. One sa left, one sa right. Yung one sa left at yung two sa right. 3 sa left, 4 sa right. 5 sa left, 6 sa right. Okay? Pakita ko sa inyo guys yung example nyon. So, ito example, magte-trace tayo. Ito yung ating whopper number guys. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung spacing nya kapag magte-trace tayo. So, pag ipinasok natin yan dito, ayan, kasama yung ating yung puller ng ating whopper, no? Reader. So, pasok natin yan dito. Yan. Pag sinagad natin yan, yan. Ito yung second na to guys. Dapat, ito kasi yung first reading ng whopper ito. Kapag may anti-theft cover guys, dito ako nagbabase sa ibabaw. Ayan yan. Kapag may anti-theft cover ha, dito ako nagbabase sa ibabaw ng numbering, ng spacing ng whopper. So kapag wala, dito ako nagbabase. Nakalabas na agad yung number 1. Ibig sabihin, mali yung una natin pasok. Doon tayo sa nasa sa kaliwa kasi tayo, punta tayo sa kanan. Yes, mabe. Ayan, try natin sa kanan. Ayan. Ayun, baon. Baon na baon yan guys, tingnan natin yan. Ayun, hindi na lumabas yung unang whopper numbering natin, di ba? So, ititrace natin yan guys, gamit ang WRN natin na ito. Ito yung 3, itong side na to yung 3 malipis, at ito yung 2. So, ang ating indication kung paano malalaman kung 2 or 3 yung number, dito lang sa marker ng yes or no. Siyempre, ang lagi nating ipinapasok yung 3 ang nauuna bago yung 2.
So ang ating marker, ito yung marker natin sa yes. Doon din sa to, nandito sa taas, itong pinakataas lagi, guys, ha. So dito na natin gamit ang number 3. Pasok natin yung whopper ring, whopper natin number 3. So ayan. So pag bumaon yung ating marker sa no, ibig sabihin hindi siya 3 ang whopper, yung cutting ng whopper. So i-try natin yung 2. Ayan, guys. So kahit anong gawin natin, kahit anong baon natin, hindi siya bumababa sa no. So nasa yes siya. So ibig sabihin yung first whopper niya is 2. Okay? 2 yung cutting niya, guys, yung taas ng cutting. So listen natin siya, tapos bunutin uli natin. Pakikita ko sa inyo, guys, ha. Ilalabas ko yung first whopper niyan. Ay, yung first marker niyan. Ayan, o, nakita nyo, ayun. Yun yung marker sa ilalim niya. So kapag sinagad ko yan, guys, lalabas agad yung 2. So doon agad ako sa 3. Ayan, o. So mali agad yon. Kapag ganun, kapag ginawa natin, lumabas agad yung 3, magiging maigsi yung ating cylinder whopper. O magtatakay, bakit ganun? Bakit? Tatlo or apat lang yung aking na-trace. Yung pala mali, guys. Hindi nyo kasi alam yung pagkakaiba ng by 2 at ng by 1. So katulad ng by 2 kasi, guys, yung first and second whopper nasa left, yung 3 and 4 whopper nasa right. Yun yung tinatawag na by 2. Ito naman yung by 1. Susunod, pag meron tayong na-encounter na ganun, guys, ipapakita ko rin sa inyo gamit ang ating DIY key reader kung paano siya i-trace, no? So ngayon, yung by 1 lang muna, 1 by 1, at yung 2 by 2 susunod. Kasi yung first video natin is 1 line lang yon. So yung iba, baka yung mga nakabili na sa atin ng DIY key reader ay magtaka bakit hindi nila matrace, hindi nila makuha yung tamang whopper reading number. So dahil nga hindi ko pa naipaliwanag sa inyo yung ganong senaryo, hindi nyo pa alam yung by 2, 1 by 1, ang alam nyo lang ay one side, no? So ito na, guys. So kailangan natin baligtarin kasi nasa number 3 na agad tayo. Pero kung nagmamabilis kayo, guys, pwede nyo na din agad i-trace to. Pero malalaktawan nyo kasi baka magkamali din kayo. Mas maganda yung gagawin nyo ay yung sunod-sunod lang para hindi tayo maligaw. So yun, guys, pag ipinasok na natin yan, dapat yung first marker lang yung nasa labas. So para malaman natin na nasa sa second whopper na tayo. So saka natin galawin ng konti at batakin natin. So yan, guys, hindi siya mabunot kasi nasa sa second whopper tayo. So i-trace natin yung second whopper niya, guys, kung anong reading. Number 3 uli, guys, ang gagamitin natin. Yun, matigas siya sa una, tapos pag ginalaw mo yun, bumaon siya yung 3. Baligtarin uli natin. So next, yan, kahit anong galawin natin, ganun pa rin. So 2 pa rin yung cutting number ng number 2. So yan na, guys, ang gagawin natin uli, bubunutin na natin. So, babaligtarin uli natin, guys. Pagkabaligtad, ayan, pasok uli natin. Ilabas lang natin yung marker ng number 2. Guys, ang cutting niyan ay tututo lang lahat, no? So pakita ko sa inyo mamaya, guys. So ito na yun, ha. Tandaan nyo, tututo, guys, ha. So kahit ito yung gamitin natin, guys, ito, nakikita nyo to. Ito nga pala yung ating bago nagawa, yung mas mahaba. Parehos lang din yan kung ite-trace natin. So ito nga lang, ang markering nito, hindi ko pa nalagay. Kapag yung marker ng ating WRN, guys, katulad yung first, yung nasa pinakalas ay nakatapat dito o mas mataas dito, guys, ditong side na yung babaw, ayun yung yes. Yung sa ilalim, pag bumaba yung ganito, ayun yung no. So ito,
So itatry natin, ipakita ko rin to sa inyo guys kung paano ko siya ginagawa. Katulad nito guys. Ayan. Pasok natin muna to. Tingnan natin kung pang ilan siya pumasok. So sa number 2 agad, di ba? Kita nyo agad guys, nasa number 2 agad. So kailangan natin baligtarin yan. Kahit yung susi na lang baligtarin natin, pero mas maganda yung ignition, balibaligtarin natin. So yan. Ayan o, sagad siya guys. Try natin kung ito pa rin yung matitrace ng ating wiper. Tingnan natin. Ayun. Bumaba yung ating marker, no? So, try natin yung 2. Ayun. Yung 2, sakto lang doon. Hindi siya bumaba. Ito nung galaw. So, yun siya. Ito yung bago nating DIY key reader na model o design. So, pakita ko na sa inyo yung cutting ng susi ng ating Yamaha Mio ignition switch. So yan guys, so ito na yung ginawa nating susi. So ito yung 2-2-2-2. So itong konti, medyo malalim ng konti lang. So napalaki kasi yung cut sang napalaki yung cut ko sa cutter ng ating leash eh. So okay naman, wala naman naging problema. So try natin yung susi na to na ginawa natin. On. Off. Tapos ilock natin yung manubela. Ayan, lock. Tapos ang lock. On. Off. Ang kabila. Para malaman nyo kung may problema o wala. Ayan. Okay guys. So, ganun lang no. Yung pag-trace ng wiper number or yung key cutting ng ating wiper. So, gamit ang ating DIY key reader. Itong dalawa. Magkapareho lang to sila. Kung anong matrace nito guys, yun din yung lalabas dito sa isa. So may mga gustong umorder dyan, PM na lang kayo guys. So yun, maraming salamat.